Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa Madonna Residences, which is located here in Barangay de la Paz Sur, City of San Fernando, Pampanga. At nasa harap po tayo ng Melcon Model Unit. This model unit ay meron pong minimum lot area na 164 square meters at floor area na 135 square meters. Meron itong 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom, and 2 vehicle carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila. Huwag na po natin patagalin. Let's begin! So previously, nakapag-vlog na po tayo noong mga naunang model unit, which are the Abigail at ang Julieta model unit. And this is the third and last model unit ng Madonna Residences, the Melcon model unit. Pagdating sa lot area, same lang po. And the floor area, same lang din. And also the price. Magdedepende na lamang po yan doon sa taste pagdating sa design. So mapapansin po natin na ito po yung layout ng Melcon model unit. Iba po siya doon sa mga nakalipas po na model unit po natin. Just like the two model unit na na-vlog po natin, meron siyang dalawang carport, meron na rin pong roofing, yung ating main carport, at we also have our garden. Ngayon, ang pinagkaiba niya lamang po dito is doon sa access po natin sa bandang right side ng bahay, kung saan meron po tayong direct access patungo sa lanay. Unlike po yung mga dalawang model unit, is kailangan pang pumasok ka sa main door or iikot ka doon sa left or right side ng bahay para mapuntahan mo yung another side of the unit. Anyway, so let's tour. So ito po, kitang-kita naman po, meron tayong nakapark na sasakyan dito and you still have enough space for a vehicle dito sa area na ito. At bago po tayo pumasok sa loob, check naman po natin yung kanila pong basic landscaping or the garden para dun po sa mga bago pa lang na nanonood ng ating video. So let's enter the garden. So makikita po natin, meron na siyang fence and gate. So pagdating dito sa ating main carport, wala po siyang fence and gate. So just in case na medyo mahaba po yung sasakyan, kaya niyang i-accommodate. But in this area, kasama na po yung ating fence and gate. We also have the basic landscaping. We have the grass, the stone pathway, the plants. So yan po, kasama na po sa turnover yan, which adds aesthetics sa design ng bahay. Yung setback dito sa harap, estimated mga nasa 3 meter setback space. And dito naman po sa right side ng bahay, we have almost 2 meter na setback space. So approximately mga nasa 1.8 meter setback. Mapansin nyo po, may grass na rin po dito, the stone pathway, and also yung mga basic landscaping po natin dyan. Meron na po siyang fence, and then concrete po siya. And yung height po kasi mga nasa 2 meters nung ating fence. Then yung kasunod na po niya is the vertical louver na po siya. Metal louver na po yan. At pag-proceed po natin dito sa pinakalikod, medyo spacious po siya. Kung mapansin nyo po, ito po yung perfect place for bonding. We have also gravel here or kayo pong bahala kung gusto nyo pong maglagay ng mga plants na rin dito. Perfect po siya. Yung setback po natin dito sa likod, estimated mga nasa 5 meter setback space. So open area po ito. While dito, sakop po ng ating canopy. Yan, paved. At pagdating naman po dito, we have the countertop. We have the drawer. May mga cabinet tayo dito. Wall-mounted cabinet and shelves. At mga exterior outlet. Yan, may mga cover na po siya. May pipe tayo dito kung saan intended po siya for a washing machine. So meron po tayong pass-through dito. Halimbawa, gusto nyo pong magluto outside. Ayaw nyo pong magluto dun sa inside sapagkat pwedeng mahamoy po yung interior. So gagawin nyo po, ito na lang po yung magsisilbing dirty kitchen ninyo. Then yung mga natapos na lutuin, ipapasa nyo lang po dito. Okay? So proceed naman tayo dito sa kabila. Ang masasabi ko lang, ito sa space na to, ito mga nasa 2 meter space po ito. Mas malaki po siya ng espasyo kumpara doon sa kabila po. At pag proceed pa natin dito, yan may tiles na po siya. And we also have the polycarbonate roofing and our access to the lanay. Kung saan meron po tayong two-panel sliding glass door na meron po siyang screen dyan. At hindi po tayo papasok dito, doon tayo sa main door para ma-feel po natin yung ambience pagpasok po natin if ever na ganito yung mapinili niyo pong unit. Ito yung nabanggit ko kanina na may gate po dito. Kung saan
Kung sakali po may bisita kayo doon sa living area at may mga dala ho kayong grocery, instead na doon kayo sa main door, pwede kayong mag-pass through dito. Tapos pasok kayo sa lanay kung saan may access na ho tayo sa main dining area at saka yung ating kitchen area. Okay, so napag-usapan na po natin at nakita na po natin yung exterior details. And now let's go back doon sa carport at pasok tayo doon sa main door para ma-feel po natin yung ambience ng interior space. Tara po! So nandito na ulit tayo sa main carport at pag-usapan po natin yung main door. So ito ay solid wood panel door. Elevated yung ating doorstep at napansin ko din na yung color accent ng ating exterior wall is a combination of brown paint tapos white. Okay, and now let's enter the unit. At sa pagpasok po natin dito sa interior space, we will be greeted by their formal living area. Kitang-kita nyo naman po, we have our sofa here, our center table, and dito sa harap po, ito yung ating TV console. Meron po tayong cabinet dito at yung ating railing for the staircase, yung concrete railing niya, meron na pong naka-install na fluted panel na nag-shielding design or back panel po ng ating TV console. May mga shelves na po siya. We have our sliding glass window, dalawa dito sa side na to, and another two-panel sliding glass window here. So ang ganda po ng design sapagkat nakadagdag po ng relaxing vibe yung mga fluted panel. Plus yung mga ginamit po ng mga warm lights sa ating wall niche. So ito po, ayan, may switch po tayo dito for our wall niche. Ayan. Pwede po kayo maglagay ng picture frame nyo po dyan, ng plants. We also have our air conditioner here. And ang ganda po ng ceiling. Combination po siya ng warm and bright lights. It gives relaxing vibe. Alam niyo yung pagpagod ka galing sa trabaho tapos pag-uwi mo, nakikita niyo po yung binili niyo pong property o yung bahay po. So, magpapahinga ka sa sofa mo, makikita mo siya, marerelax ka talaga, tanggal talaga yung pagod. Anyway, so napag-usapan na po natin yung formal living area. Let's proceed naman on this left side po. This will serve as the formal dining area. Kitang-kita naman po na itong area to, it can accommodate a 6-seater dining table. We also have our drop lights and our aircon. At yung kaninang pinag-usapan po natin, yung access natin dito sa lanay. At dito naman po, beside our formal dining area, ito yung ating main kitchen. We have the bar counter, the drop lights, at yung area po natin dito sa double door na refrigerator. We have outlet here, switches, at mga wall mount cabinet. So check natin. Yung mga wall mount cabinet po natin dito sa kitchen area, meron na siyang kasamang pull-out trays. And we also have the double stainless steel sink. Ito po yung ating faucet. Yung ating mga cabinet below, meron po silang mga outer glows. So ito po, may mga enough room pa po tayo dyan. Ito po yung pass-through natin. Just in case yung mga nagluluto sa labas, dito mo siya kukunin. Pwedeng-pwede po. Okay, so napag-usapan na po natin yung main kitchen area. And now, let's check the toilet and bathroom din. The common toilet and bathroom. So we have, this is our first T&B. Oh, we have the vanity sink. Meron siyang mirror. Nagustuhan ko rin po yung mga wall tile cladding po dito. They are tiles. Smooth finish. We have outlet. Beside our toilet and bathroom door, may switch na rin po dito. We have the wall niche, yung ating water closet, at meron po siyang bidet. So ang ganda po, meron po yung canopy. Nilagyan po nila ng warm lights. And dito naman po, pag-proceed natin, yung ating shower area, meron po siyang glass enclosure po dito. Meron pong two-panel sliding glass window, which serves as an air vents, the wall niche. Dito nyo po lalagay yung mga shampoos. Our shower, the faucet, the main drain, at meron tayong single outlet for the water heater. Dun sa mga gusto magpa-install ng water heater. And of course, pag-usapan po natin yung beside the toilet and bathroom, the first bedroom. Ito. 4 bedrooms po kasi in total si Melcon, kagaya po ng mga naunang model unit natin. So ito po ating first bedroom. Yung pintuan, it is a wood panel door. Yung ating door jamb, steel po siya. We have the storage area here. Yan, built-in cabinet na po siya. Meron po siyang 1, 2, 3, 4 na compartments. Meron din pong storage po dito. Okay?
Tapos, makikita po nandito, nagkasya po yung double size bed. We have the single panel glass window. We have two panel sliding glass window here. At meron tayong outlet doon for the aircon. So, nakita na po natin yung details ng first bedroom. And now, before we go upstairs, pag-usapan naman po natin yung ating staircase. So, kitang-kita nyo naman po yung ating staircase. Kaya, iwas disgrasya talaga kasi meron siyang mga strip lights below the stair treads. Ayan, kung saan magiging guide nyo po yan. So, yung ating mga stair treads are solid wood. Meron po tayong wood handrail dito. Ito yung dalawang switch po just in case na yung naiwan nyo po yung ilaw sa taas na nakabukas. Ito, pwede nyo i-off dito. Okay, so, let's check the details. The second floor, samahan niyo po ako. So, nandito na po tayo ngayon sa second floor. At mapapansin po natin sa video yung ating fixed window which gives natural lighting. Meron tayong enough room dito before we enter the rooms and the toilet and bathroom. So, bago natin pasukan yan, check muna po natin itong ating second toilet and bathroom. So, ganito po yung forma ng ating lavatory. Of course, we still have the mirror. And gusto ko yung design po ng shelves. Meron po siyang dating. So, meron din po tayong water closet dito, the glass enclosure, and of course, the shower. Yung bawat shower po natin dito, meron siyang abang for electrical outlet, of course. Okay, so nakita na po natin. And now, let's check the two regular bedroom. So, this is our second bedroom. So, pagpasok natin sa second bedroom, single size bed po yung ginamit po dito. And then, we have the built-in closet here. Meron tayong table dito na may drawer. Tapos, we have the two panel sliding glass window. At kasama na rin po sa turnover po yung window type aircon. And this is our TV console. So, yan po yung mga kasama po sa turnover po ng unit. Okay, nakalimutan ko pong banggitin yung height floor to ceiling. Sa baba po pala, estimated po mga nasa 9 feet po yung height floor to ceiling. Dito din po, mga same din po, mga nasa 9 feet na rin po yung height. Kung kanina po, ceramic floor tiles yung flooring po natin, dito naman po, vinyl tiles or vinyl tiles. Okay, so nakita na po natin yung second bedroom natin. And now, let's check naman po yung third bedroom. So, katabi lang po yung third bedroom ng ating second bedroom. Pare-pareho lang naman po sila ng pintuan na white wood panel door. Meron po siyang peeping hole dito. And doorknob po yung ginagamit. So, halos magkapareho lang po sila ng size. Kung yung isang bedroom po, single size bed, dito po nagkasya pa po yung double size. Tapos, yung location ng TV console, dito po siya sa left side ng bed. Ayan, may outlet tayo doon. We have the aircon. And we have the two panel sliding glass window here. So, yung ating naman pong built-in cabinet, dito po siya sa likod ng pintuan, nakaharap sa ating bed. Tapos yung ceiling dito, kagaya po sa kabila, we have the cove lighting, tapos may mga pin lights na rin ho tayo. So, nakita na po natin yung first, second, and third bedroom. And now, let's check the last but not the least, the master's bedroom. Tara, check po natin. Okay, so dito po yung ating master's bedroom. Usually, sila yung may pinakamalaking space compared doon sa mga regular bedrooms natin. Kitang-kita naman po dito, nagumamit sila ng queen size bed. Meron pa po tayo mga panel board dito. All the way straight is magiging table nyo na rin po. We have the wall mount cabinet with drawer here. And our built-in closet dito. Yan. So, talagang pinurbayad na lahat. And in front of our bed is the TV console. Yung wall niya, may naka-install po na fluted panel. So, kitang-kita naman po yung TV. Let's check. Mga estimate po, mga nasa 55 inches po yung mga TV dito. Pare-pareho pong sizes sa baba dito sa mga bedrooms po natin. So, yun po yung mga turnover units. Okay, yung height floor to ceiling, similar lang po sa nauna mga beds na pinuntahan po natin. Mga estimated, mga nasa lagpas po 8 feet or mga 9 feet na rin po. And yung gusto ko dito, yung toilet niya, mas malaki po siya or mas mahaba compared dun sa mga naunang toilet na pinuntahan po natin. Iba rin po yung design ng panel door niya. Door jamb, steel door jamb po siya. Mas mahaba po yung sink po natin, yung platform ng sink po natin. We have the massive mirror here. Tapos we have the shelves here. Water closet. Nakalimutan kong banggitin, may bidet po pala yung each water closet natin. And of course, our shower area. Floor to ceiling yung tiles. Meron siyang wall niche and the shower faucet. Of course, the electrical outlet kung saan abang po yan for the water heater.
At dito po yung ating air vents. Ayan. Magkabilang ano po yan, window panel po siya. Yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 7 feet po siya. Medyo may pagkamababa po dito. So yun lang po, nakita na po natin yung details po ng Melcon model unit. Now let's go outside again and pag-usapan po natin yung other details of this project. Now na napag-usapan na po natin yung interior at exterior details. Doon sa mga amenities na meron po dahil dito, we have the resort type, swimming pool, the function hall, the children's playground, at meron na rin po tayong basketball court. 24/7 gated with security guard community po yung ating project po dito. So secured po ang ating safety. Pagdating naman po sa location, napaka-strategic. Sobrang lapit po natin sa MacArthur Highway. At paglabas po, meron pong grocery like the Jumbo General, the Pure Gold, may mga fast food like Jollibee, McDonald's, and mga bangko, BDO, security bank. We have the hospitals na malapit po dito. So, napaka-strategic talaga at napakaganda ng location. Naka-promo po tayo ngayon na kasama po sa turnover po yung mga gamit po na nakita po natin sa video. And if you have any question with regards to this project na hindi ko po nabanggit, please don't hesitate na mag-comment sa comment section below. Provided na po ang aming contact number, our WhatsApp, Viber, and email address sa description box. At kung gusto nyo malaman po ang competition, we will provide a sample competition sa description para magka-idea ho kayo kung pasok po sa budget ang project na to. At if you want na malaman po yung full details, so pwede nyo po kaming i-message din po sa aming Facebook page. Follow nyo po. Maraming salamat and don't forget to subscribe our YouTube channel. So once again, see you on the next video. God bless!